Hello mga kaboso! Welcome or welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng magagandang kwento, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong mga videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang A Summer in Lagolet na ipinalabas noong 1996. Ang background ng pelikula ay ang nakabinbing digmaan ng Arab at Israel, ngunit hindi ko nagaanong tatalakayin ito. Nag-umpisa ang eksena sa Lagolet, isang resort na kalapit dagat para sa mga turista sa Tunisia na malapit sa Carthage, North Africa. Ang Tunisia ay malaya na sa France. Ang mga Arabo naman ang siyang kumokontrol, ngunit iginagalang at umiiral ang ibang relihiyon. Habang lahat ay natutulog, may isang batang lalaki na nagngangalang Tom ang gumising at dahan-dahang lumabas ng bahay. Nang tagumpay na makalabas ito, sina Ninyo Firstet at Chow Chu ay palihim na nagpunta sa isa pa nilang kaibigan na natutulog sa tabi ng kanyang ate. Ang apat na mga bata ay naglakwatsa dahil panahon ng summer holidays. Palihim silang bumisita sa bahay ni Hodge na isang matandang tigang. Nagkwento ang batang si Chow Chu na si Hodge ay isang magician at may pitong asawa, ngunit pinaslang nito at inilibing kung saan sila nakatayo. Sa sumunod na eksena, makikita ang ilang mga kababaihan na nag-aayos ng wedding gown sa isang butik sa bayan na pagmamay-ari ni Madam Casanova. Nagpasalamat ang matandang babae sa kasipagan ng tatlong dalagita. Ang tatlong mga magagandang dalagita ay malapit na magkakaibigan na pinag-uusapan ang tungkol sa pag-ibig at kalalakihan. Ayon sa isang babaeng nagngangalang Gigi, ang boyfriend ng kanyang kaibigan ay dinala ito sa sinihan at doon sila nagpaligaya. Lahat sila ay interesadong malaman kung ano ang pakiramdam dahil wala pa silang karanasan. Sabi ni Miriam at Gigi, dapat nilang maranasan muna iyon bago sila magpakasal. Sumagot naman si Tina na magagalit ang kanyang ama. Dinemonyo naman ito ng dalawang kaibigan at nagpunta sa simbahan upang humingi ng lakas ng loob. Dahil nais nilang maranasan na makarating sa pitong kalangitan sa loob ng isang buwan, kaya nagdasal ang mga piliang dalagita. Si Aling Marites naman ay lihim na nakikinig sa kanilang usapan. Nang makauwi na sila mula sa pagsasanay ng pananahi, itinismis ng kanilang mga batang kapatid ang balita na ang lalaking si Max Odelon ay bumalik mula Italy. Crush ito ni Gigi at napakagwapo. Ipinagdiwang ng kanyang pamilya ang kanyang pagbabalik, habang ang mga dalagita naman ay excited na makita ito. Ang ina ni Miriam ay naghahanda ng pagkain dahil inibitahan nila si Hodge mananghalian. Nagpaalam naman ang dalagita sa ina na pupunta sa beach kasama ng mga kaibigan. Sa sumunod na eksena, makikita si Maxo ay nagsasaya kasama ng mga kaibigan sa beach. Nagkatinginan sila ni Gigi na may gusto sa binata mula simula at alam ito ng binata, ngunit may kasintahan ito sa Italy. Sa sumunod na eksena, naghahaponan sa bahay nila Miriam si Tate, ang assistant ni Hodge, at sumalo sa kanila sa kainan. Dumating naman si Aling Marites na may dalang ulam na karneng baboy. Ngunit si Hodge na isang Muslim ay tumangging kainin ng mga pagkain. Sinabihan ito ng ina ni Miriam tungkol sa pagkasuklam nito sa ibang relihiyon. Pinagalitan naman ito ng asawa at sinabihang huwag maging bastos sa matanda dahil ito ang may-ari na kanilang inuupahan. Nang magpunta ang matanda sa banyo, nagulat ito dahil nabosohan ito si Miriam na naliligong walang saplot. Nakaramdam ito ng kalibugan na hindi na niya kayang pigilan. Sa kabilang banda,
Ang mga batang pasaway ay palihim na binubusohan naman sina Gigi at Tina na naliligo na nakikita ang kanilang Coco Melon. Si Miriam naman ay nagtimpla ng kape para sa kanyang ama at nagpaalam na lalabas ito kasama ng mga kaibigan. Pumayag ito sa kondisyong isasama ang pasaway niyang kapatid. Kinagabihan, ang dalagitang si Miriam ay naghahapunan kasama ng mga kaibigan sa isang restaurant. Naroon naman si Hatch ang matandang manyakol at sinusubaybayan si Miriam. Ayon naman kay Gigi, hindi sila madidiligan kung uupo na lamang sila ng ganoon. Kaya kailangan nilang makahanap ng lalaking una nilang makaka-eyeball. Nang makalabas sila sa restaurant, may tatlong binata ang nagyaya sa kanila papuntang party. Sinigurado ng mga ito na may pribadong silid sa resepsyon ng kasal ni Lucia, na agad na pumayag ang tatlong babae na sabik madiligan. Natameme naman ang mga tatlong barako. Sa kasal ni Lucia, inimbita ng kanyang mga magulang ang lahat. Ang sikat na si Claudia Cardinale ay imbitado din. Mula nang umalis ito sa Lagolet, noong siya ay 18 pa lamang, ang mga chismis sa kanya ay tumigil na. Lahat ay masaya at nabusog sa masasarap na pagkain at alak. Ang matandang manyakol naman na si Hodge ay nakatitig lamang sa dalagitang si Miriam. Nagsimula na ang pagsasayaw, ngunit si Hodge ay walang pakialam kahit sinasayawan na ito ng dalawang babae sa kanyang harapan. Ang puso nito ay para lamang sa kanyang nabusohan na si Miriam. Isang binata naman ang nagdala sa mga babaeng walang dilig sa isang pribadong silid upang magkangkangan. Naghalo sila ng tangdalandan at ginbilog at pinainom ito sa mga nangangating dalagita. Ang obses na si Hatch naman ay hinahanap si Miriam ngunit hindi niya ito matagpuan. Samantala, ang dalagitang magkakaibigan naman ay nagsasayaw at namili sila ng kani-kanilang partner habang si Tanda ay hinahanap sila sa iba't ibang silid. Kaya pinatay na nila ang ilaw at kanya-kanya na silang naglandian. Pinuntahan naman ng nirarayumang gurang ang tatay ng mga dalagita upang hanapin ang mga ito. Boo! Nahuli sila sa akto. Pinarusahan naman ng mga tatay ang kanilang anak sa kanilang kalokohan. Lahat sila ay napalo at binalaang hindi makakalabas ng bahay. Ang kanilang mga ama na sina Yusuf, Jojo at Gusipi ay matalik na magkakaibigan, ngunit nag-away-away. Ang tatlong binatang jakulero naman ay nagtatago sa isang nakasarang tindahan ng mga bakal. At tinakot sila ng isang lalaking may sayad na papatayin sila ng mga ama ng dalagita kapag nahuli sila. Si Hatch naman ay nagtanong kay Aling Marites kung ano ang tingin nito kay Miriam, kung birhen pa ba ito o natusok na. Sumagot naman ang chismosa at sinabing kailangan nilang malaman. Ang mga pasaway na dalagita naman ay walang ginawa kundi matulog maghapon. At namimiss na nila ang isa't isa. Ginigising naman ang ina si Miriam upang turuan kung paano gumamit ng belo. Isang araw, bumisita ang tigang na matandang si Hodge sa inuupahan nila Miriam. Jackpot namang wala ang mga magulang nito. Palihim itong inaamoy-amoy ang panty ng dalaga. Ngunit biglang pumasok ito habang naglilinis ng bahay. Umupo si Tanda at nakipag-usap kay Miriam. Ngunit galit ang dalagita dahil sa pagsusumbong nito sa kanyang ama. Kaya ang siste, hindi na ito makalabas ng kanilang bahay. Nakatutok ang mata ng gurang kay Miriam at nakaramdam naman ito ng kalibugan. Tinignan din ng dalagita ang matanda. Ang nakita nito ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Inalok nito si Hatch ng maiinom at nais ng matanda na bigyan siya ng gatas. Dinalhan naman ito ni Miriam ng isang basong gatas. Ngunit,
sinadya ng matanda na matapon ng gatas sa hita ng pinagnanasaan. Dinilaan naman ito ng dalagita na may pangaaki. Pinola pa nito ang matanda na himukin ng kanyang ama upang payagan siyang tapusin ang pagsasanay nito sa pananahi. Bilang kapalit, magsusuot na ito ng belo at makikipagkita ng palihim kay Hajj at pumayag naman ito. Sa sumunod na eksena, makikita ang tatlong mga dalagita at nagdarasal upang magpasalamat na nakalusot sila sa kanilang problema. Kinabukasan, nagpunta si Yusuf sa restaurant upang makipag-ayos sa kaibigan. Tinawag naman siya ni Hajj sa labas dahil nais siya nitong makausap. Humingi ito ng pabor sa ama ni Miriam na hayaan ang anak na makipagkita sa kanya upang matigil na ang chismis dito at upang ipakita ang pagnanais niyang pakasalan ang dalagita. Nambola pa ang matanda na poprotektahan nito si Miriam upang matigil na ang paninira ng mga tao sa kanya. Ininganyo pa nito ang ama ni Miriam na aalagaan, mamahalin at tuturuan ang dalagitang anak nito upang maging asawa niya. Idinagdag pa ng matanda, sa sandaling maikasal sila ni Miriam ay hindi na sila magbabayad pa ng upa. Ngunit, hindi naman makakompromiso si Yusuf kay Hajj. Ang tatlong binata ay nagpadala ng sulat sa mga dalagita na may guhit ng mga puso. Hindi sigurado ang mga babae kung mahal nila ang mga ito o hindi. Pero sila ang nakapagbigay sa kanila ng kakaibang sarap. Iminungkahi ni Gigi sa mga kaibigan na may isang lugar kung saan sila pwedeng makipagkita sa mga binata. Kinabukasan, naganap ang kapistahan kung saan pinlano ng mga hitad na makipagkita sa kanilang mga jowa ng palihim. Bumisita naman si Hajj sa bahay ni Miriam at nakita nito ang liham na tumakas ito upang makipag-eyeball sa mga barako. Nang magkita ang mga pasaway na magjojowa, sinabi ng mga babae na mayroon lamang silang 15 minutos na makipagtorjakan. Nagmadaling ipinaalam naman ni Hajj sa ama ni Miriam ang tungkol sa liham. Ngunit nagalit ito sa matanda dahil alam nitong may pagnanasa ito sa anak. Si Aling Marites ay biglang sumingit at nagsumbong sa mga ama ng dalagita na narinig niyang magpapabutas na kanilang talaba ang mga ito sa August 15. Sina Yusuf kasama ng kaibigan ay nagpunta sa Carthage. Ang mga tigang na mga babae naman ay matagumpay na nagpa-plok-plok sa kanilang jowa at masayang umalis doon. Ang kanilang mga magulang ay natagpuan sila sa simbahan na nagdarasal kaya naging kampante ang mga ito. Pinalayas ng broken-hearted na Mangkanor ang kapitbahay ni Miriam. Galit ito at nais nitong gumanti sa dalagita. Sumabat muli si Aling Marites na nakita niya ang kanilang pangalan sa listahan ng susunod na palalayasin ng matandang hukluban. Narinig ito ni Miriam. Sa galit nito, umuwi ito ng bahay at isinuot ang belo. Ngunit wala itong suot na anumang saplot sa panloob. Tinakpan nito ang mukha upang walang makakakilala sa kanya at umuloy sa tinitirhan ni Hajj. Nagtanong si Gurang kung bakit naroon ito. Imbes na sumagot, tinanggal nito ang belo sa harapan ng matanda. Nakita ni Hajj ang naglalakihang cocomelon at palakang mabuhok ni Miriam. Bigla itong inatake sa puso. Nagmadaling umalis ang dalagita doon. Sina Yusuf at mga kaibigan ay nagkabati-bati na. Ang mga pasaway na dalagita naman ay masaya dahil hindi na sila binabawalan sa kanilang kalokohan. Matapos ng ilang buwan, natapos na din ang digmaan sa gitnang silangan at masaya na sila. Malaya na din sila sa takot na mawawalan ng tirahan dahil natsugi na si Hajj na hindi man lang nakaranas magpasabog ng sago-sago nitong gata. Ang pelikula ay naglalarawan ng diwa ng pagmamahal sa kaibigan at ang pagkakaiba man ng relihiyon ng tao ay hindi hadlang sa patuloy na pagbabago ng ating mundo.
Marami pong salamat sa panonood, mga kaboso. Ito po ang inyong lingkod, England Rose Dayan. Huwag pong kakaligtaang mag-subscribe sa aking munting channel. Pa-like at comment na din.